Hello, what's up? Hello, Philippines. Hello, world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Ito sa mga issue na to. Ito, alam ko, trending lang to sa, sa Facebook Reels. Sa Facebook, laging trending tong si Diwata. Ayoko na sanang mag-react, pero try ko lang kasi naasar na rin ako sa mga nakikita ko, mga napapanood ko about dito sa pangbabash, pagtatanggol, pagpapahiya ni Diwata, at kung ano-ano pang mga kabastusan ang nangyayari. Okay, sa sinasabi ni Diwata na buhay niya yan, wala tayong pakialam, nagdinegosyo lang siya. Totoo naman talaga yun eh. Wala tayong pakialam sa buhay ni Diwata. Alam natin ang kwento niya, nagsumikap siya, nanggaling siya sa ilalim ng tulay, at kung ano-ano pang mga nakakaawa at syempre nakaka-proud na kwento na nagiging inspirasyon ng mga taong nagninegosyo ngayon. Sana nga po maging inspirasyon siya. Pero yung mga nagbabash sa kanya, yung mga iba may mga point, yung iba walang point. Pero alam naman natin, pag binabash ka na, totoo nga naman, nakikilala ka na, sikat ka na. Kaya sabi nga, kung sino yung hitik ang bunga, yun yung binabato. So, pwedeng ganun nga ang nangyayari. Pero, alam naman natin na pag ganitong negosyo, nag-viral dahil sa mga vloggers, ganyan. So, alam natin yan, naging phenomenal siya, di ba? Biglang nakilala, biglang dumami ang mga kumakain. Alam ng tao kung sino ang pinupuntahan dyan. It's not the food naman eh, kundi yung mismong tao na, si Diwata na ang pinupuntahan dyan. Gusto sana, para sa akin, yung mga nagre-reklamo na nabastos, totoo nga naman kasi, kahit sabihin na natin na nagninegosyo ka, dapat marunong ka pa rin makitungo sa mga customer mo. Ang mga negosyante nga, kahit hindi na makangiti sa stress na nangyayari sa negosyo nila, ngumingiti pa rin sila, ipinapakita nila sa tao na okay lang sila, kaya nila. Kasi yung mga tao ang magja-judge niyan eh. Totoo, tao ang magja-judge kung ano at sino ka at kung ano ka sa negosyo mo. Pag binastos mo yung tao, malamang hindi na yan babalik sa'yo. O sasabihin mo, eh di huwag kayong bumalik, mali po yun. Dapat po makitungo tayo ng maayos. Meron ngang nagsabi na dapat pakitunguan ng maayos. Totoo naman yun. Wala naman pong nagre-request ng VIP sa inyo. Kailangan tratuhin nyo lang po yung tao katulad na ina-expect nyo na pagkrato rin po sa inyo kung kayo po ang lumugar sa lugar nila. So, yung basher naman kasi, totoo naman kasi, ang definition ng basher is negative. Ang cost and effect nito is negative din. Kaya wala tayong magagawa dyan sa mga basher. That's normal. Wala tayong pakialam kay Diwata, kung anong gagawin niya sa buhay niya, bahala siya sa buhay niya. Lahat yun, wala tayong pakialam. Pero, kapag involved ng ibang tao, may pakialam na po tayo doon. Kailangan natin itama ang mali para rin sa kabutihan ng tao. Di ba? Kailangan natin siyang payuhan para matuto siya. Para yung mga pagkakamali niya, maitama niya. Hanggat hindi pa uli ang lahat. Kasi ang mga ganitong kainan, marami po yan. Kaya po dinudumog si Diwata. Dahil din po sa kanya. Kasi gusto ng mga tao na makita siya, na makamayan siya, or whatever. Pero, kung puro pambabastos ang napapala ng mga tao, wala po magtatagal sa ganyan. Yung mga ganitong kabastusan at marami pang iba, hindi talaga natin yan madidepensahan. Hindi natin pwedeng sabihin, pagod si Diwata. Kasi yung mga time na ganyan eh, mas mabilis pang umiti kaysa magsalita ka ng mahaba. Hindi ko binabash si Diwata. Gusto ko lang sana matuto siya sa mga pagkakamali niya. Para, totoo, para hindi pa uli ang lahat. Kasi maraming ganyan eh, maraming kainan, maraming sumisikat. Huwag na po nating antayin na siya mismo ang magpabagsak sa sarili niya. Sa bagay, choice niya yan eh. Diba? Siya rin naman nagsabi,
kahit bumalik siya sa dati, pero sana bago mauli ang lahat, bago mahuli ang lahat, maisip niya na yung mga ginagawa niya is hindi na rin po tama. Hindi ko naman sinasabing mali siya, pero hindi na po tama yung mga ginagawa niya. Adios.